Hey mga bro, kamusta kayo? Sa ating vlog ngayon, tara't pasukin natin ang mundo ng pandaigdigang kooperasyon sa depensa at mga estratehikong partnership. Ang Brazilian Ambassador sa Pilipinas, Gilberto Fonseca Guimarães de Mora, nagpayo sa Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Department of National Defense. Talagang usapang diplomatiko at estratehikong usapan to, mga bro. Ngayon, usap tayo ng negosyo. Hindi lang ito simpleng pagbisita, mayroon silang umiiral na mo sa defense cooperation. Ito ang nagturo sa daan para sa Philippines, acquisition ng mga advanced na kagamitan tulad ng A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft at Taurus Armas T-4 5.56mm carbines. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga matikas na Guarani 6 pinarami ng 6 na armored vehicles mula sa Israel's Elbit Systems. Saktong-sakto sa seguridad. Pero teka, may iba pang usapin. Hindi ito basta-bastang pag-uusap, ito ay maaaring maging daan para sa mas malalim na ugnayan. Ito ay maaaring magpahiwatig ng dedikasyon ng Brazil na magbigay ng mas maraming advance na kagamitan sa Pilipinas bilang bahagi ng Re-Horizon 3 phase ng RAFPMP. Binabanggit natin ang karagdagang A-29B Super Tucanos, Guarani 6 pinarami ng 6 AVs, at mga eroplano mula sa Embraer, kasama na ang mga business jets para sa mga espesyal na misyon at ang makapangyarihang KC-390 transport aircraft. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ito ay nangangahulugan ng pagpapalakas ng ating kakayahan sa depensa, pagpapalakas ng ating seguridad, at pagpapalakas ng ating ugnayan sa mga kaalyado sa buong mundo. Sa mga world-class na kagamitan at suporta mula sa ating mga partners, handa tayong harapin ang anumang hamon na dumating sa ating buhay.